na balita sa katanghalian. Mga balitang dapat ninyong malaman, tutukan, pakinggan sa loob ng isang oras sa IC Balita, Nationwide Tanghaling Edition. Kasama si Vic De Leon Lima. IC Balita Nationwide Pangtanghaling Edition. Araw tayo ngayon ng Webes, December 15, 2022. Narito na ang headlines sa ating IC Balita Nationwide Pangtanghaling Edition. IC Balita Nationwide Pangtanghaling Edition. Department of Budget and Management, tiwalang maabot ang Pilipinas ang target na 6-7% paglago ng ekonomiya sa taong 2023. Bagong LTFRB chief, suportado ng mga kawaninang naturang ahensya. Supply ng papatok sa bansa, kapos na. PNP nagbabala sa mga magpapapatok ng baril. Face-to-face visitation sa mga kulungan, pinahintulutan na. Balita sa iba, yung dagat Peru, sinailalim sa state of emergency. Balitang pampalakasan women's football team ng Pilipinas, nakahanda na sa laban kontra Papua New Guinea. At sa ating showbiz balita, Solen Yusup, nanganak na sa kanyang ikalawang sanggol. IC Balita Nationwide Tanghaling Edition, kasama si Vic De Leon Lima. Detalye ng mga balita, kumpiyansa naman ang Department of Budget and Management o DBM na maabot ng Pilipinas ang target nitong 6-7% paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng ekonomiya para sa susunod na taon. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ito'y makakamit sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa ng national government para buksan ang lahat ng industriya at isulong ang paglago sa lahat ng sektor. Kabilang anya sa mga akbang na ito ay ang pagpapatupad ng domestic economy sa gitna ng epekto ng pandemya at iba pang geopolitical tensions. Dagdag pa nito, nakasama rin ang pagsusulong ng administrasyon sa investments upang ponduhan ang development programs nito at pagpapalakas sa mga programa sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Ayon kay Pangandaman, titiyakin ang kanilang hanay na maagang mailabas ang mga kakailanganing pondo sa ilalim ng 2023 National Budget. Samantala, ipagkakaloob ang kabuuang 1.961 billion pesos sa 352 local government units o LGU para sa kanilang paggamit sa development initiatives matapos maging kwalipikado para sa 2022 Seal of Good Local Governance o SGLG. Personal itong tinanggap ng mga opisyal mula sa 18 lalawigan, 60 lungsod at 274 na munisipalidad ang naturang award sa loob ng 2 araw sa seremonya sa Maynila simula December 13 hanggang kahapon December 14. Bukod pa sa natanggap na award, ay ginawaran rin ng mga government leaders ng access sa SGLG Incentive Fund. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, o DILG, ang bawat winning province ay makakatanggap ng financing na 9.5 million peso, sabang 7 milyong piso naman sa mga syudad, 5 milyong piso naman sa mga munisipalidad. Samantala, kabilang sa mga nagawaran ng papuri ay ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, Pangasinan, Isabela, Quirino, Bulacan, Aklan. Ang mga syudad naman ay ang Caloocan City, Mandaluyong, Balanga, Mabalacat, Bacoor, San Pedro at San Carlos City. Sa mga munisipalidad ay nakatanggap ang Kawayan, Ilocos Sur, Alcala, Pangasinan, Sanchez Mira, Cagayan, San Mateo, Isabela, Saguday, Quirino, Plaridel, Bulacan, Florida Blanca, Pampanga, Victoria, Tarlac, Carmona, Cavite, Barrugo, Leyte, Kapatagan, Lanao del Norte, at San Juan sa Abra.
Samantala, nagpaalala sa publiko ang Commission on Elections o COMELEC na samantalahin na ang voters registration na sinimulan noong December 12, natatagal hanggang January 31, 2023. Sa payag ni Provincial COMELEC Spokesperson Jomel Ordaz, dapat i-prioridad ng publiko ang pagpaparehistro, dalhin lamang ang mga kinakailangan dokumento o requirement na makikita sa website ng kanilang ahensya. Sinabi ni Ordaz na inilatag na din ng COMELEC ang voter satellite registration para sa mga sumusunod na petsa at lugar, kabilang na dito ang North Mini City Hall sa Barangay San Rafael at North East Mini City Hall sa Barangay Makaraskas. Nagaganapin sa December 17, 2022, Southwest Mini City Hall sa Barangay Napsan, na gaganapin sa January 21, 2023 at sa Mini City Hall, Barangay Luz Biminda, na gaganapin naman sa January 28, 2023. Inaanyayahan din ang Provincial COMELEC ang mga interesadong magparehistro para sa nakatakdang barangay at sanggunian kabataang election sa buwanang Oktubre ng 2023. Samantala! Balita sa labas ng himpilan, unahin natin, Patrol 19, Zero Buenos, Saligo. Inimok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mga kasamahan sa Senado na bumuo na ng formal na posisyon kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito'y kasunod ng ulat na may mga bagong insidente ng karahasan na may kaugnayan sa POGO. Sinabi ni Pimentel na labis-labis na ang mga karahasang nagaganap kaugnay sa POGO at kahit anong gawing kalkulasyon, lalabas na hindi sapat ang kinikita ng bansa laban naman sa hindi magagandang insidente at mga karahasan ay dinudulot nito sa bansa. Sa panig naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, hinimok nito ang mga mambabatas kasama ang Philippine National Police at PAGCOR na bilisan na aksyon kaugnay sa POGO-related crime incidents. Sinabi ni Villanueva na noong 18th Congress ay may mga krimen na kaugnay sa POGO tulad ng prostitution at money laundering. Panahon na niyang kumilos lahat upang matuldukan ang mga gantong insidente. Kaugnay nito yung mapila naman Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga biktima ng POGO-related crimes na makipag-ugnayan sa mga otoridad upang maresolba ang kaso. Ito sa Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Nagulat sa impila, metodong lakas sa DEWIV. Mula sa Senado, dumako po tayo sa lungsod ng Maynila. May report mula Coast Guard Patrol 5 by Yupango Ayago. Iinunod siya ngayon, parang Vic, ng Philippine Coast Guard na mula ngayong araw ay pinairal na ang heightened alert para sa offland biyaheng ayos, Patro 2022. Ayon kay Coast Guard Spokesperson Commodore Arman Balilo, puspusan na daw ang puspusan na raw yung pagtatrabaho ng mga Coast Guard personnel dyan sa Southern Tagalog para matiyak ang kapakanan at seguridad ng mga biyahero at yung mga biyahero at mga matataong lugar. Mga matataong lugar sa mga pantalan. Mahigpit na ininspeksyon ng mga Coast Guard K-9 teams yung mga bagahe at mga kargamento na sakay ng mga sasakyang pandagat. Iniakni ng Philippine Coast Guard na sapat yung mga life jacket para sa mga pasahero tungo sa ligtas na paglalayag. Tatagal ang heightened alert ng Philippine Coast Guard hanggang 7 ng Enero taong 2023. Patrol number 5 by Pangkatapulat, siyempre naman doon lakas, DWIC. IZ Balita Nationwide. Pantanghaling edisyon. Sampot kalahating minuto makalipas ang alas 12 ng tanghaling tapat balita pa rin nilinaw ng samang industriya ng agrikultura o SINAG na hindi lalagay sa kadiwa para ibenta mga nakumpiskang puslit na puting sibuyas sa Divisoria na kontaminado ng kemikal.
Sa panayam ng DWIZ, ginit ni Senag Chairman Rosendo So na sinabi anya ito ng Department of Agriculture o DA. Bukod sa nakitang kemikal, ilegal din anyang ipinasok sa bansa mga puting sibuyas, kaya't hindi ito maaaring ibenta at gamitin ng mga consumer. Samantala, sinabi ni Ginoong So na nakikipag-ugnayan sila sa Bureau of Customs at Department of Agriculture para sampahan ng kaso ang mga smuggler. Nasa no, BOC, no? Kasi sila nagpa-file ng kaso niyan. So, itong sa nahuli sa Tondo ang inaalon natin. Co-coordinate pa rin natin sa BOC para at least makasampa ng cases. If not, pinag-aaralan namin ng Department of Agriculture kung paano natin isampa ito ng kaso para may masampulan talaga. Senag Chairman Rosendo So sa panayam ng DWIZ. Sa kaugnay na balita, nagpaalala naman si Rex Estoperes, Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture, na hindi ligtas kainin ang mga puslit na puting sibuyas dahil sa mga kemikal na maaaring taglay nito. Mababatid na napagalamang maaaring nagtataglay ng E. coli ang mga smuggled na white onion sa panayam ng DWIC. Kinumpirma ni Ginoong Estoperes na walang hoarding na nagaganap at talagang manipis lamang ang supply ng puting sibuyas. Ito niya ay dahil sa Enero pa muling mag-uumpisa, mag-ani ang mga magsasaka. Nilinaw naman ni Estoperes na tututukan anya nila ang mga kaganapan hinggil naman sa pulang sibuyas. Puti, wala ako talagang nagtatago ng smuggled na puti. Okay. Yung pulang natin, yun ang inaalam ngayon ng ating pong monitoring team kasama yung ating pong mga BOC, Bureau of Plant Industry. Kung meron pa ba talagang pula, kaya ako pupuntahin sa Nueva Ecija, titingnan natin. Kung walang nagtatago ng pulang sibuyas na nilipat-lipat, may aanihin pa ba? Yun ang tinitingnan natin. Si Ginoong Rex Estoperes, Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Presyo pa rin ng mga bilihin. Tumaas pa ang presyo ng karneng baboy at manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Siyam na araw bago ang tradisyonal na Noche Buena. Sa Depa Q Mart at Commonwealth Market sa Quezon City, halimbawa, nagmahal sa 370 pesos ang kada kilo ng liyembo mula sa 365. Bumakit naman sa 200 ang kada kilo ng manok mula sa 190 pesos nung isang araw, habang ang baka ay nasa 370 hanggang 450 pesos na mula sa 365 hanggang 435 pesos. Alas wala rin pinagkaiba ang presyo ng mga nasabing produkto sa mga supermarket, pero hindi pa kasama rito ang pangrekado gaya ng sibuyas na walang makita na nasa 320 pesos ang kada kilo sa mga pamilihan sa Metro Manila. I'm kay Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperes. Natural na gumalawang presyo ng baboy at manok kapag magpapasko dahil sa taas ng demand, at inaasahang tataas pa ito sa susunod na linggo. Samantala, sinuspindi na anya nila ang pag-i-issue ng import clearance sa mga galunggong at iba pang isda para sa mga institutional buyer gaya ng canneries at processors. Ito anya ay upang matiyak na kontrolado at hindi babahain ng imported at smuggled na isda ang mga palengke ngayong nagsisimula ng pumasok ang inangkat ng gobyerno na 25,000 metric tons. At sinubukan na nga ng ilang labor groups ang 500 pesos Noche Buena Challenge. O pwede yun, ha? The 500 pesos Noche Buena Challenge ng Department of Trade and Industry na malengke at tinignan ng mga miyembro ng Kilosang Mayuuno at Kilos na Manggagawa kung talagang posible ang 500 o 488 pesos na budget sa paghanda ng pamilyang may 4-5 miyembro. Ito yung matapos ilabas ng DTI ang listahan ng mga produkto maaaring mabili na mura para sa mga ihahanda sa bisperas ng Pasko. Batay sa price guide, maaaring makabili ng spaghetti, okay, pandesal, salad, hamon at keso sa halagang wala pang 500 piso basta't pinakamurang brand ang pagpipilian. Kahapon ay nagtungo ang mga miyembro ng dalawang grupo sa Nepa Q Mart sa Cubao, Quezon City, dala ang listahan, gayman. Abonado pa
Ang mga nasabing grupo, tumabot ng 575 pesos ang gastos sa pamimili na sobra umano sa computation ng gagawaran. Iginit ng mga labor group na hindi makatotohanan ang naunang pahayag ng DTI. Ang kulit ninyo eh. Asan ang spaghetti sauce? Nasan ang ketchup? Ang onion? Nasan ang konting giniling? Wala, hindi ubra yun. Let maku eh. Naku. Samantala, alamin natin, Flash Report. DWIZ Flash Report. All right, kapapasok na balita sa Sarangani sa Balut Island sa Davao Occidental. Dianig po ng magnitude 4.8 na lindol ngayong umaga, 11:31 to be exact. Ayon sa PBOX, at para sa balita pong karagdagang detalye, antabayanan po ang mga balita dito sa DWIZ Balut Island sa Sarangani sa Davao Occidental, 4.8 magnitude na lindol at 11:31. Sa ibang mga balita, itinutulak ni 3rd District Camarines Sur Representative Gabriel Bordado ang House Bill 6535 na layong ituro sa mga mag-aaral sa elementarya ang kahalagahan ng pagtatanim ng mga gulay at puno. Ayon kay Bordado, ito ay para isulong ang agrikultura sa bansa. Iginit din ni Bordado na dapat mapagtanto ng mga kabataang mag-aaral ang potensyal ng Pilipinas bilang isang agricultural na bansa. Lalo pa't ang Pilipinas ang isa sa bansang may malawak na lupain. Samantala, nakahanda ang mandato ng Department of Health to DEP at DepEd na magtakda ng klase sa agrikultura sa lahat ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa elementarya sakaling mapagtibay bilang batas ng House Bill 6535. Paputok-paputok, may kakulangan sa supply ng paputok sa bansa. Itong inamin sa DWIZ ni Hoben Ong, Pangulo ng Philippine Fireworks Association, dahil nagmahal ang presyo ng mga raw material sa paggawa ng paputok. Sinabi rin ni Ong na noong nakarang taon pa nagkaroon ng shortage sa mga paputok, bunsod na rin ng epekto ng pandemya sa ating bansa. Last year kasi shortage. Eh. Ah, last year pa shortage na. Last year shortage na. Ngayon inaasahan yung 27 pa lang. Hindi inaasahan na magiging maganda ang 2021. So hindi nakapag-produce ng ganun karami. So may shortage last year. On, samantala ay pinabatid naman ni Ginoong Ong na hindi na posibleng umabot sa bisperas ng bagong taon ng mga binibentang paputok. So ngayon nagtataasan ng presyo, kahit gusto kong itaas yung presyo, hindi ko na mataas yung presyo ko kasi naibenta ko na eh. So lahat ng mga dealer, sila makikinabang sa pagtaas ng presyo dahil alam nila shortage na talaga. Ngayon pa lang, hindi aabutin ng A30 ang supply. Siguro kung mabagal-bagal ka A30, pag pumunta ka doon, makugugulat ka. Lahat ng stante niyan sigurado ko, walang laman yan. Baka 27 pa lang. Ang dinig ni Hoben Ong, Pangulo ng Philippine Fireworks Association. Paputok, shortage. Yung angkor, short lang. Senyor. Nagbabala naman si Philippine National Police Chief o PNP Chief Rodolfo Azorin sa mga pulis na masasangkot sa pagpapaputok ng baril ngayong nalalapit ang Pasko at bagong taon. Kahit kay Azorin, mawawala ng privilege ang sinumang miyembro ng kapulisan na masasangkot sa naturang gawain. Maliban dito, matatanggal din sila sa serbisyo na mangangahulugang mawawala rin ng kanilang mga benepisyo. Anya, kung may madamay man sa kanilang walang habas na pagpaputok ng baril, ay tiyak na papapanagutin sa batas. Sunod ang sinabi ng PNP chief na hindi nila ipatutupad ang paglalagay ng selyo o busal o masking tape for short sa mga baril. Tiwala naman si General Zorin na hindi aabusuhin ng mga police ang paggamit ng kanilang mga armas ngayong holiday season, maging sa mga sibilyan. Ha? Wag ho kayong gumamit ng baril. Ano ho ba ang thrill nun? Yung bata kaya sa Caloocan, yung matagal na, ilang taon na yun? 15 years na ba yun? 20 years? Ano na kaya nangyari doon? Ano? 12:20 ng tanghali. Bubuksan na ang direct flights. Uy! Mula Manila hanggang Brussels, Belgium. Matapos magkasundo si Pangulong Ferdinand Marcos at mga opisyal ng Brussels Airport sa sidelines ng ASEAN European Union Summit. Sinabi ni Office of the Press Secretary, Officer in Charge, Undersecretary at ang mabait at magaling na Tseloy Garapil na iminungkahi ng mga opisyal ng Brussels Airport ang pagkakaroon ng direct flight patungong Pilipinas.
Sinuportahan naman ito ni Arnold Peace, Chief Executive Officer ng Brussels Airport Company, at sinabing win-win situation ang Manila-Brussels direct flight para sa dalawang bansa. Kagaya nito, agarang nagpayag ng suporta ang Philippine Airlines upang maikonek ang mga Pinoy sa Europa. Suportado ng mga kawani at opisyal ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ang pagkakatalaga kay Attorney Chopilo Guadis III bilang bagong chairman ng naturang ahensya. Ayon kay LTFRB Board Member Riza Marie Patches na nagsilbi bilang officer in charge ng ahensya na suportado nila ang pamamuno ni Ginoong Guadis sa LTFRB. Dahil dito maasahan anya ng publiko ang patuloy na pakikinig at pagkilos para sa maayos na pampublikong transportasyon. Sa ilalim rin ang pamuno ni Guadis, tiniyak ng ahensya na patuloy na arangkada tungo sa ligtas at komportabling biyahe sa mga kalsada. Una na nagpasalamat si Guadis kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa oportunidad na muli magsilbi sa bayan, partikular sa road sector. Uy, totoo ba to? Namimiligrong lumubog ang isla ng Boracay sa Malayaklan. Ito yung makaraang madiskubri ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geoscience Bureau ang 815 sinkholes. Wow! Ayon kay DNR MGB Western Visayas Chief Geologist Engineer May Magarzo, oras na lamang ang inihintay sa posibleng pagguho ng mga istruktura at gusali sa isla kung magkakaroon ng overcapacity. Uy, malaking balita ito ah. Sa nakalipas sa niya na 4 taon ay dumami ang sinkhole sa premyadong tourist destination ng bansa. Noong 2018 ay nakapagtala ng 789 na sinkholes at tumaas sa 801 noong 2019 at maaaring madagdagan hanggang sa lumubog ang bora kung magtatayo pa ng mga gusali o istruktura. Ipinaliwanag ni Magarzo na bantad sa sinkholes o banta sa sinkholes at soil erosion ng Boracay. Partikular ang main beach nito dahil gawa sa limestone ang ilalim ng isla na madaling matunaw. Ah, ganun ba yun? Sa ngayon ay wala pang inilalabas ang DNR na bagong carrying capacity ng Boracay na dapat ay inire-release bago natapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, DNR, kandalian nyo. Samantala, maayos naman ang inisyal na pagtaya ng pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology sa muling pagpapatupad ng face-to-face visitation sa mga bilanggo o persons deprived of liberty. Sinabi ni BJMP Spokesman Jail Superintendent Xavier Solda na 478 na mga district jails sa buong bansa ang pinayagan na ng in-person visitation. Iginit ni Solda na bago ibinalik ang face-to-face visitation, malaking konsiderasyon ang vaccination coverage sa mga preso at mga personnel ng BJMP, lagay ng community transmission at bilang ng mga kaso ng mga kulungan. Para sa mga kulungan na masikip, ani Solda, magpapatupad sila ng adjustment sa bilang ng mga bisita sa mga PDL. Anya, 25% ng total jail population ang pwede lamang makadalaw dahil hindi lang health concern ang kanilang iniisip, kundi maging ang security concern sa mga pasilidad. Oy, tambay lamang ha, Ronda Provincia, tambay lamang, all units, balita pa rin. Arestado ng mga otoridad ng nasa 21 empleyado matapos masangkot na naman sa online casino sa Binyan City at San Pedro, Laguna. Ang Colonel Randy Glenn Silvio, Acting Provincial Director ng Laguna PPO, sa ikinasang anti-gambling operation na aktuhan ng mga sospek na nangungulekta ng mga taya o bet money sa online casino. Nakumpiska sa mga inaresto ang iba't ibang kagamitan sa ilegal na aktibidad, kabilang ang 11 pakete ng hinihinalang tuyong dahon ng marijuana. Anong kinaugnay ng marijuana sa sugal? May ganon? Mga drug paraphernalia, 29 pesos na bet money computer at iba pang gamit sa online game. Nasa custody na ng PDEA, mga naaresto at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Malit ang panggalusugan, nasa 81 individual ang tinamaan ng TB o tuberculosis sa bayan ng Camaligan, Camarines Sur. Ayon sa Municipal Health Office ng LGU Camaligan, karamihan sa mga dinapuan ang mga matatanda habang 10% naman dito ay mga bata. Nabatid na sa unang 6 na buwan ng taong 2022, pumalo sa mahigit 26,000 ang kabuuan ng kaso ng TB, kabilang narito ang 16,290 na lalaki at 7,711 babae. Nilinaw ng lokal na pamahalaan ang naitalang bilang ay mas mababa kumpara sa ibang bayan kung saan patuloy na ginagamot ang mga tinamaan ng naturang sakit. Samantala, minomonitor na rin ng mga naging close contact kasabay ng pagpapainom ng mga gamot upang maiwasan ang pagdami ng kaso dahil mabilis umano itong makahawa sa pamagitan lamang ng droplet o laway mula sa taong infected nito. Nagpaalala naman sa publiko ang gagawaran na sakaling may mga simptomas na katulad ng 2 linggo na iniuubo-ubo, sinisipon-sipon, masakit ang likod at biglang pagpayat, mas mainam na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na doktor. If symptoms persist, consult your doctor. Abay, aabot ho sa 131.9 million pesos na halaga ng umano'y smuggled frozen meat na naman ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port o MICP. Ayon sa Customs Intelligence and Investigation Service, nakatanggap sila ng impormasyon na isang shipment ng frozen meat mula China ang misdeclared at underdeclared. Nakasilid ang mga contraband sa 3 containers na nakakonsign sa Victory JM Enterprises. Ang Victory JM Enterprises ang consignee rin sa hiwalay na separate shipment na nagkakahalaga naman ng 63 million pesos na misdeclared frozen goods. Tiniyak naman ng Bureau of Customs o ni Commissioner Yogi Filemon Ruiz na maghahain sila ng mga kaukulang reklamo laban sa mga consignee sa sandaling matapos na ang mga pag-iinspeksyon. Maaring mahanap o maaring maharap ang Victory JM sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nagbabala naman sa kabila ho ng kanilang pagdedeklara ng heightened alert, nagbabala po ang Philippine Coast Guard sa mga kolorum na sasakyang pandagat na mga nagsasamantala ng pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Ayon kay Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, hindi nila kinukonsinti ang kolorum sea transportation vessel bagkos ay mahigpit nilang binabantayan ng mga pantalan o isla. Ito'y upang hindi makabiyahe ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat na walang permit. Tiniyak naman ni Abu na babantayan ang mga bahagi ng katubigan na may presence o may tanggapan ng Philippine Coast Guard. At nakatakdang lagdaang bukas, December 16, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang 2023 General Appropriations Bill. Pagkatapos ng country visit nito sa Belgium na inaasahang darating sa bansa ngayong umaga o mamayang gabi yata, no, ayon sa Department of Budget and Management o kay DBM Secretary Amena Pangandaban, inaasahang uuwi ngayong araw ang Pangulong Marcos para sa naturang batas na isa sa pinakamalaking panukala sa kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang sa mga nais i-prioridad ay ang pondo para sa pagpapatayo ng mga paralang nasira, bunsod ng kalamidad, social assistance para sa mga senior citizens, at transportation o libreng sakay sa EDSA bus carousel. Samantala, nakatakda namang ibito ni PBBM ang 2-3 items na bahagi ng 2023 General Appropriations Bill, kasabay ng realignment ng nasa 70 billion pesos sa bicameral approved national budget para sa susunod na taon. Matatanda ang niratipikahan ng Kamara at Senado ang General Appropriations Bill kung saan lagda na lamang ni Pangulong Marcos ang hinihintay. Hoy, bago tayo mag-break, huwag po ninyong kakaligtaan mamaya makiisa sa talakayan. Kasama po si retired General Bong Nebrija, ang head ng Task Force Special Operations sa Anti-Colorum Unit ng MMDA. Dito lang po yan sa Balitaan at Kumustahan sa IC. Kasama si Johnny Banyes.
Mamaya na ho yan, mamaya na ho yan. 4:30 hanggang 5 o'clock ng hapon, live sa FB at YouTube, DWIZ 882, sa radyo ho yan, 882 kHz, at sa TV Plus, Channel 27 at Sky Cable, Channel 72, IZ TV. Kita-kit! IZ Balita, Nationwide, Tanghaling Edition, kasama si Vic De Leon Lima. Balik sa mga balita, suportado ng LTAP, Pejodap, Pasang Mazda, Stop and Go at AltoDAP, mga bus transport group, mga truckers at UB Express sa Pilipinas, ang bagong kalihim ng DOTR na si Jimmy Bautista. Ito po ang ipinabot sa amin ni Kalando Marquez. Maraming salamat po, Kalando, sa inyong pakikinig. Tama ho yun, para magkaisa ho tayo. Mabuhay ka, Kalando. Mabuhay ka. Balita pa rin, bago tayo mag-ronda probinsya, maaga pa. Nanawagan sa publiko ang Simbahan Katolika, partikular na sa mga mananampalataya na dumalo at mag-iisa sa siyam na araw na simbang gabi na magsisimula mamaya na hong madaling araw yan o bukas, December 16, natatagal naman ng hanggang 24. I'm kay Archdiocese of San Fernando Archbishop Florentino Labarias. Maari ng aktwal na dumalo ang mga parokyano sa misa na sinisimulan ng madaling araw sa kanikanilang mga simbahan. Nilinaw ni Labarias na pinapayagan ang face-to-face mass sa simbang gabi at hindi na sa pamamagitan ng virtual o online na papanoorin lamang ng banal na misa sa mga computer, sa mga tanggapan, pribadong tahanan at mga establishmento kabilang na mga himpilan ng radio at TV. Ayon sa Simbahan Katolika, ang simbang gabi ay ang paglalaan ng oras sa Diyos at pagbibigay ng papuri at parangal sa mahal na Birheng Maria. Balita pa rin mula naman sa Kongreso, tiwala si House Speaker Martin Romualdez sa hakbang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na puna ng kakulangan ng maritime industry ng bansa sa pamantayan ng European Maritime Safety Agency. Tugon nito ni Romualdez matapos ipagutos ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng advisory board na tututok sa mga kakulangan na tinukoy naman ng EU sa edukasyon, training at certification system ng mga Filipino seafarer o yung mga seaman-seaman, di ba? Mga seaman to eh. Sa kanyang pagharap sa mga mamamahayag, eh, hinarap nga ni Speaker Romualdez kahapon yung mga ano eh, yung mga media kasi may sipon nga si Pangulo. Sa mga mamahayag sa sidelines ng ASEAN-EU Commemorative Summit sa Brussels, Belgium, sinabi ng Speaker Romualdez na kailangan tumalima ang Pilipinas sa 3-month period. Kung mabibiguan niya ay hindi kikilalanin at mawala ng visa ang certification system ng Pinoy seafarer. Samantala, tiniyak naman ng House Speaker na mayroong sense of urgency ang gobyerno sa pagtugon sa nasabing problema, kabilang ang pagpasa ng Kongreso sa panukalang Maritime Education and Training Act. Ikinabahala naman ang Department of National Defense o DND ang ulat na dumarami muli ang mga Chinese vessels sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Nito lamang Nobyembre nang mapaulat ang pagdagsa ng mga Chinese vessel sa West Philippine Sea matapos ang pagbisita ni U.S. Vice President Kamala Harris sa Pilipinas upang pakita ang suporta niya sa ating bansa. Inihayag ni DND Officer in Charge Jose Faustino Jr. na nakita ang ilang Chinese vessels sa Iroquois, Reef at Sabina Shoal. Ang mga aktibidad anya ng China sa West Philippine Sea na malinaw na paglabag sa soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas na nagpapahina sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon ay hindi katanggap-tanggap. Binigyan din ng opisyal na malinaw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi bibitawan ng gobyerno ang kahit katiting na teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila nito, tiniyak ni Faustino na patuloy ang routine maritime at aerial patrols ng Philippine Navy at Coast Guard sa pinag-aagawang karagatan. Sabi nga ni Nasirang Fernando po at ni Ramon Revilla, sayo ang tundo, akin ang Cavite. Sayo ang panatagsyol, akin pa rin ang Pilipinas. Manigas kayo. 12:40 ng tanghali. Ronda, probinsya.
Dumako na ho tayo sa ating Ronda Provincia. 20 minutes before 1 o'clock in the afternoon. Alamin po natin ang report duman sa Bicol. Manoy Melvin Machado. Manoy! Sa Ingkanguyan, Manoy! Manoy, dito sa Naga City, hindi natukso ang 63 taong gulang na tricycle driver na si Victoriano Blanco, residente ng San Fernando Cabarenisur, sa naiwang pitaka sa kanyang minamanyahong tricycle na naglalaman ng humigit kumulang 12,000 pesos. Hapon kahapon ang sumakay sa kanyang tricycle, ang dalawang pasahero babae na nakaiwan ng pitaka. Agad niyang dinala sa kanyang operator ang naiwang pitaka bago ito nun over sa isang radio station upang ipanawagan ang may-ari na residente ng Baaw, Camarinesur. Ayon kay Tatay Victoriano, alam niya ang pakiramdam ng nawawalan dahil minsan ang nangyari ito sa kanya. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na may naiwan sa kanyang tricycle gaya ng cellphone na kanyang naibalik sa may-ari. Meron siyang 5 anak. At aminadong hindi pare-pareho ang kanyang kita sa araw-araw niyang pamamasada. Ang 12,000 piso ay malaking tulong sana sa kanya, ngunit mas nanaig ang kabutihang loob. Naipit doon sa naipit sa silya, tsaka sa sandalan, tsaka sa upuan. Sa upuan, naiwan man. Siguro madulas yung bulsa. Oo. At maliit yung pitaka. Siguro yung pitaka, makinis na makintab. Yung madulas, dapat sa pitaka, medyo rough ang surface sa Manoy. Oo. At saka, minsan Manoy, yung bulsa naman, dapat mababaw. Medyo malalim. Mababaw. At dalawa sila nakaupo, kaya naiwan. At mabuti na lang, galing. Hindi pinag-interesan ng mabuting tricycle driver. Urag man yan, oy. Urago naman yan tricycle driver na yan, oy. Urag man siya. Para sa mga tricycle driver, sana dumami pa yung gumaya sa kanya na naisasauli ang mga naiiwang kahit maliliit na gamit lang ng mga pasahero na malaking bagay sa kanila. Hinihintayin na lang na maklaim ang naiiwang pitaka na may lamang pera. Wala sa Naga City, sa Bicol, Melvin Machado, nag-ulat sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Mula sa Naga, dako tayo, baba tayo dito sa Central Luzon. Si Johnny Gole. Johnny, may balita. Johnny, go. Yes, kasamang beka, dakala salamat. Balik face to face na. Ito ang taunan at anyag na Giant Lantern na festival ng City of San Fernando, Pampanga. Sa December 17 ng gabi. Gaganapin na dito sa malawak na parking lot ng Robinson's Carmel sa dito sa Ciudad San Fernando. Ang nasabing paligsahan itong mga higanting parola ay dito kay John Pineda, ang chairperson itong Giant Lantern Festival 2022, matapos ang halos 2 taong pandemya na digital at mapapanood lamang via online at social media itong paligsahan ngayong taon na ay balik na raw sa normal. Normal na, face to face na, mapapanood ito ng ating mga kabalen na lalo na itong mga dumadayong turista at dito sa nasabing okasyon. Pampanga. Itong mga nagdaang 2 taon na may pandemic ay hindi niya tumigil ang tradisyon na at ilang barangay lamang ang lumahok sa exhibition. Ngunit ngayong taon na nabalik normal na ang competition, 10 barangay itong lalahok at ang mananalo ay ganito. First placer ay tatanggap ng tumataginting na 300,000 pesos. Second placer tatanggap ng 200,000 pesos. At itong third placer ay uuwi ng 100,000 pesos. Kabilang sa mga lalahok ngayong taon na 2022 ay itong pupunan na wala naman sa Barangay Pandara, sa Bulaon, Calulot, Del Pilar, Dolores, San Juan, Santo Niño at itong defending champion na Barangay Tilabastagan. Ang mga kasaling kupunan ay dadaan umano sa mahigpit na requirements na dapat hanggang 20 feet in diameter lamang itong laki ng higanting parol. Oh. At nasa 2,000 hanggang 2,500 ang mailalagay na makukulay na bumbilya. Ang tema ng 2022 Giant Lantern Festival ayon dito kay King Pangilinan, ang tourism officer naman itong Ciudad San Fernando ay nakasintroan niya sa COVID-19 na recovery ng bansa. Inaasahan na ang mahigit sa 200 spectators, kabilang na rito yung mga foreign at local tourists, ang siyang manunood dito sa nasabing tanyaga na ligligang parola sa San Fernando. Saan gagawin yan ulit? Saan gagawin para sa mga nakikinig, Johnny? Ay dito sa parking lot ng Robinson's Carmel. Ayun, San Fernando.
Kitang-kita ito, Kabalen, nasa Alex. Correct. Kailan yan? December 27, at ng gabi ang umpisa ng programa. Pero mga almost mga 10 to 9 to 10 o'clock ang exhibition ito. Siyempre, kailangan gabi, kailangan madilim para makita mo yung effect ng mga ilaw. Oo, diba? Yung ano nila, yung light effect. So, yan ba, Johnny, ang isang barangay, isang entry lang, o ang isang barangay pwedeng gumawa ng maraming parol? Isa lang? Isang barangay, isang entry lang. Isang entry lang. Dito, meron tayong, meron tayong 19 barangays, pero yung lumawak ngayong taon, ay 10 kasi medyo nagkaroon ng crisis, nagkaroon ng pandemya. So itong mga medyo may gastos kasi itong pagpapagawa ng mga higanting parol. Oo naman. Oo, kaya siguro walang nakuhang sponsor. So 10 lang muna. Pero 10 lang muna. Yan, yung mga nakalipas kasi halos 5. Correct. Lang. Malungkot. Oo. Sino ang magja-judge? Sino magja-judge sa paggawa ng parol, yung mananalang gumawa ng parol? Sino magja-judge? Meron silang binuong committee. Meron. May committee na iba't ibang sektor ang pinanggalingan, lalo na yung sa tourism natin. Mm-hmm. So, may kasamang mga national may mga national official mula sa Department of Tourism. Magaling. Okay, kasi very good. Talagang tradisyon. Tradisyon na yan. Oo. Tsaka yung mga parol na ito, Kabalen, pagkatapos ng exhibition nito, itong paligtaan, dinadala pa, may mga nare-request na ibang mga bansa. Dinadala, binabiyahe sa abroad. Alam mo, maganda riyan, Johnny, yung mga parol na yan, kay manalo, kay hindi. Alam mo kung saan maganda ipadala yan? Sa mga embassy natin sa iba't ibang bansa. Diba? Sa US embassy natin, sa Philippine embassy natin, sa Amerika, sa Washington. Kay ambassador na napakagaling, kay Babe Romualdez, ipadala yan doon. Hindi ba? Sa Brussels, Belgium. Doon. Diba? Meron nang nangyari dito. Dito sa building ng DWIC. Pwede, diba? Okay, sige. Okay, so yan ang update. Balik sa'yo, Kabalen. Maraming salamat, Johnny Goli. Kala ko ang mga judges, kinukompos ng tiga, Board of Pardons and Parole. Iba pala yun. Akala ko yun ang mga judges, tiga Board of Pardon and Parole. Iba pala yun. Hindi pala parol yun. Ibang parol yun. Alright, dumako naman tayo. 12:47. Balita mula sa lalawigan pa rin. Alamin natin ang sitwasyon. Weather report, traffic report, irrigation report, police story. Lahat po. Pag si Vic Pambuan ang nag-report. Vic, go ahead, Vic. Yes, maraming salamat, Vic. Natawa ko din sinabi, pardon and parol. Kala ko yun ang judge sa mga gagawa ng parol, yung taga Board of Pardons and Parol. Hindi sila, pa. Yung sila nag-i-issue ng parol sa mga inmates. Sila, iba pala yun. Kala ko, okay. Yes, Well, Vic, ito. Nakukonsumi ka na naman, Paskong Pasko. Aanin mo sa iya kung meron kaguluhan, di ba? Aanin mo ang... Ang sayang sitwasyon, yung sitwasyon masaya kung meron kaguluhan, di ba? Oo naman. So, kaya kayo pa lamang, Vic, naka full red alert na ang ating PNP. Good. Kaugnay nito ang papasok na simbagabi. Mamaya halos. Yes, so yan, particular dito sa Laguna. At ilang tulog na lang mula ngayon, Vic, ay pipitada na ang sagitsik ng sipol ng niluluto mga puto bumbong sa mga lugar na malapit sa mga simbahan bilang hudyat ng pagsisimula ng 2022 simbang gabi. Na, alam mo na, ito'y tradisyon lang ginugunita kada ika-16 na buwan sa Disyembre o ika-16 sa buwan na Disyembre hanggang Disyembre 24, bisperas ng Pasko. At? Yan, mamaya, alas 4 ng madaling araw, mamaya ay inaasahan ang pagdagsa ng ating maraming mga kababayan, mga tao sa mga simbahan. Alam mo, Tokayo, yes. Yung iba namang mga nagsisimba, I hope you will agree with me, lalo na yung mangilan-ngilang mga kabataan, hindi naman nagsisimba Correct. Hindi ba? Kanina kay Drew Nacino, si Melvin Machado ba yun? Natatambay lang sa plaza, magsusuot ng mga kung ano-anong damit, 'di ba? Tatambay sa plaza pag may hindi nakarusan na dahan, mauuwi sa Rumble. Hindi ko nilalahat.
Yung iba nasa pintuan ng simbahan, ano ginagawa? Nagte-text. Tanungin mo kung ano yung gospel, hindi naintindihan. Correct. Diba? Tama ka dyan, Vic. Di ba yung napag-usapan na natin yung other day? Yung diba? Kasi ba, may dress code dyan eh. Hindi ko pwede. Ay, oo. Naka-shorts. Ah, hindi pwede. Yung mga spice spaghetti, hindi pwede. Yung nakasando, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. No. Kaya tama yung sabi ko eh. Alam mo sa panahon ngayon, maraming kunwari nagsisimba at sumasama simbang no. Pero nasa utak ng mga. Iba. So, eh, yung iba eh. Iba nga. Sisimba yung pala magtatanan. Para sa mga mabuhay na magtatanan. Nakita mo pa yun? Marites ka rin, ano? Meron yan. Ako nasa labas, nagmamatsag ako, magamant ako religyoso. O, dapat. Diba, nabagit yun na sa'yo. Pagkaan dumaan sa harapan, ang isang grupo ng kalalakihan nasa mukha na simbahan. At tumbali ka mukha ni Jennifer Lopez, eh, pati, kaya na, iba na isip noon. Kaya nga eh. Medyo, hindi ba, sa simbahan pa nakalagay, dress code, diba? Bawal ang ganito. May makikita ka. Papasok, naka-jersey ng basketball, naka-pang-basketball na sando. Yung ibang mga babae, pasintabi po, bawal nga spaghetti. Wala na nga nagbebelo eh. Wala na nga nagbebelo. Diba? Wala na rin yung naglalakad ng talhod para no. Sa altar. Sa baklaran ka makakakita niyan. Yan naglalakad. Pati ko lang sa baklaran, nakakita ako dyan. Pero ilang simbang gabi na ang meron tayong balita na may nagrambulan, may naghabulan, may nag-away. I mean, you know, simbang meron. Gabi ba? Meron, tragedy ang nangyari dyan. Oh. At tanda mo sa Antipolo, simbang gabi, niratrat yung loob na simbahan, tanda mo yun. Oh. Kailangan mga 5 years ago siguro. Hmm. Yung mga ganon. Ano yun, putok na balita yun. Simbang gabi, imbis na magsimbata at magbisa, trahedya inabot. May minagpagputok ng bari, ilan ang patay doon, dalawa yata. Diyan natin malalaman ngayon ang sinasabi ng PNP, police visibility. Correct. Diba? Police visibility, pero kung, alam mo na, hindi ko man nilalaan. Pag may pumutok doon, hindi nalapit ang police eh. Oo, dapat yan, antimano, hindi yung unang gabi lang, pakitang gilas. Hindi ko naman po nilalahat ng kapulisan. Ano ba naman yung dalawang mobil sa may simbahan vicinity, naka-blinker? Hindi ba, hindi ba malaking deterrent yun? Oh. Yes. Makita man lang nung, 'di ba? Ang mga masasamang elemento. Kaya medyo alaw tayo rito. Alaw sila, mayroon na mayroong nagbabantay. Kaya nga. Itong pagdagsa ng maraming tao sa mga simbahan ay hindi lang sa buong bansa, no? Ito yung mga taong naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Yan, 'di ba? At upang tunay na maramdaman ang espiritu na simbahan o na simbang gabi at hindi mapasukan ng mga masasamang elemento na maglilikha ng kaguluhan, tama yung ginagawa kayo ng PNP. Kayo pala ba ang ibantay sarado na ng mga tauhan ng pambansang kapulisan ng mga lugar na patutunguhan ng mga tao tulad ng mga malls, public market, terminal ng mga sakyan at mga lusahan at mga simbahan. Para sa, particular, mga simbang gabi. After simbang gabi, yun ba, naglilima yun eh. Namamasal na eh. Hindi na uuwi. Sabi mo nga, iba, nagtatanan eh. Nakita mo pa yun? Iba, nagtatanan, di ba? Siyempre naman. Diba? Marami tayong nalalaman to sa mga bagay na yun. May tropa, may mga tropa ako. Yeah. Kasama simbang gabi. Meron tatanan. May mga tropa ko. Kaya alam mo. Pinakamasarap ako, aminin ko, hindi ako dahil hindi ko na kayang gumising na maaga. Pero, alam mo, sabi nga nila, God is everywhere. So, pwede ka naman sa kama mo, sa kwarto mo, sa kotse, pwede ka magdasal. Kahit ikaw ay nasa banyo po, napasintabi po sa mga nananas. Kahit nasa banyo, pwede magdasal, di ba? Okay. Maganda yan. Kasi ako, Vic, para, isi-share ko naman sa mga kababayan natin. No? Yung mga sige, Brother Vic. Sige, Brother Vic. First thing first, pagkagising mo sa umaga. Naman, diba? Pasalamat. Upo sa ano, sa tabing kama. No. 3 minutes, o 10 seconds, 20 seconds. Correct. Thank you po. Thank you po sa mga blessing po, sa mga protection. Thank you po at narinig ko muli ang tilaok ng mga manok ng kapitbahay namin. Pero yung kapitbahay namin, kahit anong oras, tumitilaok yung manok eh. Sabog-sabogero. Ewan ko. Naalala ko na naman yung tumawala, 34 sabogero. Well, yun lamang ang gagawin nila. After tapos ang magdasal, konting stretching. Diba, konting stretching, makinig ng balita sa DWIC, pasara dyan. Diba, pagtapos. Sabi ko nga kanina, Vic, yung na-connect ko dun sa SIM registration,
parang it's about time na parang magtulungan na rin tayo. Magpa-register tayo kung wala ka naman tinatago sa telepono'ng gagawa ka ng hindi maganda. Kasi hindi naman lingid sa kayong kaalaman. Ang mga telepono ginagawang detonator. I mean, okay na tayo, sumunod na tayo, di ba? It's about time, it's about time. Oo, paano ka ma-detect yung mga detonator na yan, ano? Ito cellphone na gina- diba? Kasi sabi nga ni Kennedy, ulitin ko lang, what the government can do for you, but us, what you can do for the government, di ba? Correct. Oh, ano magagawa mo si gobyerno? Mm. Hindi na puro gobyerno, di ba? No. Kailangan yan two-way traffic. Di- kita mo, di ba? Eh, ikaw, pinakinabangan mo yung mga irrigation. Talaga nakita mong may tunay na irrigation na ginagawa nung malaglag ka. Correct. Dalaglag ako dyan. De, naalala ko, pangalawang beses na pala yun. Pangalawang beses na ano? Hindi ako nakuha na. Dalawang beses na ako nahulog sa irrigation. O, ginagawa mo ng habit, ha? Siguro hindi, malinaw ang tubig sa irrigation nyo. Hindi, kasi hapon eh. Pag nag-aalaw, diluwat liwanag. Dumaan ako sa yung basapa, makita dyan eh. Eh, siyempre, gusto kong, medyo parang exciting naman. Ano? Nag-bike ako sa sasapa. Hmm. Eh, meron ba to? Natumbukin ba to? Dire-diretso ako. Eh, malalay. Meron siguro mga 6. Meron din mga 6 meters. Meron pa slide. Pero marunong ka naman lumangoy. Marunong ka lumangoy. Eh, lalagoy ako sa putik. Eh, puro putik. Ah, ganun ba? Puro ano? Burak. Yung una, sapa. No. Eh, pangalawa, irrigation. No. No, iba yung irrigation sa sapa eh. Yeah. Eh, pinagtanima ng palay na inararo. Yeah. Kaya ang aking mountain bike na special. Saan ka ba? Pakil? Pakil ka ba? Saan ka ba? Santa Cruz? Hindi. Aliliw. Aliliw. Uy, gaganda ng ilog dyan, di ba? Hindi ba nung araw yung mga commercial na sabon sa liliw ginagawa yung shooting, naglalabas sa ilog? Naalala mo yun? Ano yan? Magandang third and fourth list eh. Kaya nung dati pag ako nagbo-broadcast sa local station dito sa Calamba, kapag sinabi ko, pag nagsasabi, sabi ko, kung pupunta kayo ng Laguna at kayo meron mga skin diseases, diyan kayo sa first and second district magpunta. Kasi ang tubig dyan ay sulfuric, nakakagamot. Oo nga daw. Yan ba yung mga hot spring? Yung paglumuso ka, amoy abo? Yes, pero magaling naman sa ano, sa sakit sa skin disease. Sige, disi. Kasi hot spring yan eh, tubig eh. Yung bunga nga ng vulkan yan eh. Magaling, kaya, gusto, magaling gusto din daw sa Rayuma yun. Correct. Magbababat yun maghapon. Ayos sa sarap. Ngayon, pagka gusto naman, sabi sa mga tao, pagka gusto naman hunin niya ng fresh na tubig at talagang gusto mo pa presyo, third and fourth district. Ang tubig ko dyan, batis, galing sa Sierra Madre, pre-flow tubig ko dyan, pre-flow, malinis. Malamig yun. Pag galing sa Sierra Madre, malamig yung tubig. Kaya pag may dala kang beer, ayun na. Tubig, malamig. Correct. Ilubog mo maghapon, lalamig, di ba? Maghapon. Mas masarap. Tama. Very natural yung labig niya, hindi galing sa yelo. Yan si Big Pambuhan, nakita mo. Police report. Tourism. Kompleto yan eh. Yan ang bata ko, si Big Pambuhan. No? Ano na ang balita? Ano ba? May balita ka ba? Tapos na. Peace and order. Peace and order lang tayo. Okay. Well, tulad natin mga mamay, magpapasok mo yan. Gusto ko buhayan ng Laguna, particular sa Laguna, sa Pilipinas. Eh, huwag mo kayo mag-ilala. Sabi nga ng weather forecast eh, sa pag-aaso eh, wala akong sama ng panahon ngayon. At maganda ko, napapigil sa Laguna, medyo mainit. Sige. Tapos, ang peace and order, generally peaceful po sa buong lalawigan ng Laguna, particular. So, yun naman ka nga, Big Pumbuan na kukulat. Para sa pilang may totong baka. BWIC. Thank you, Big. At sumayin nyo ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide. Pagtanghaling edisyon, may todong lakas. Balitang sigurado, tapat na serbisyo at sa komentaryo numero uno. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Big De Leon Lima, susunod na In the Heart of Business with Maru Pahati Sarne at Mr. Lito Gagne. IC Balita Nationwide. Pagtanghaling edisyon. Kasama si Big De Leon Lima.